kaka-YouTubers dyan, mga nanonood sa YouTube at makaya ako ng ganito kasi may napansin lang ako. Bali, 1 week pa lang naman ako nag-YouTube pero may natutunan na kagad ako. Kasi, ang ginagawa ko, bago pa mag 1 week na mag-start akong mag-upload ng mga videos para sa aking channel, ay nanonood na talaga ako matagal na ng mga about kung paano mag-vlog, kung anong mga rules and regulations sa mga dapat sa ganyan. Kala ko kasi dati, kapag sinabing, anong trabaho mo? Vlog. Vlogger. Kala ko dati, ha? Vlogger lang. E di, nag-spend ka ng money sa pagta-travel, sa pagkuha ng mga videos. Tapos wala ka naman kikitain, kundi viewers lang. Kala ko ganun lang yun. Pero nung mag-start akong makapanood ng YouTube about how to be a vlogger, how to earn money from YouTube, dun ko na napatunayan, uy, may kinikita pala sa YouTube. Yes, kaya napaisip ako na parang buong maghapon ko ata, naka-YouTube ako, tapos, ba't hindi ko man lang itry? Kasi, mahilig din naman ako mag-browse ng internet, buong maghapon ko ata, parang most of my whole day naka-spend sa cellphone. Kaya, bakit hindi? Ba't hindi ko itry? Total, free naman ako lagi. Wala naman ako ngayon trabaho. Nag-tutor lang ako. Ay, by the way, guys, ako nga pala si Annalyn. Napachika na ako kagad. Isa akong previous teacher from Singapore. Umuwi muna ako kasi nakaka-stress magtrabaho doon. Gusto rin namin magka-baby ni Bibi ng husband ko. Kaya, yan, umuwi muna ako. Sana magkaroon na rin. At yung mga umaasa, huwag kayo mawala ng pag-asa tulad namin. Siguro, hindi pa lang ito yung right time. Merong right time si God para dyan. At siguro, may dahilan din si God kung bakit hindi pa siya binibigay. Okay, moving on. Balik tayo sa topic natin. Okay, ang dami-dami ng videos ang pinapalabas sa YouTube about how to be a vlogger or how to earn money from YouTube. Madaming paraan. Merong silang sinasabi na kahit hindi ka magkaroon ng views or ng subscriber, kikita ka pa rin. Paano? Meron silang mga website. Hindi ko alam, hindi ako sure, pero meron kang i-click or ipopromote mo yata yung product nila. Something like that. Tapos, kapag inaprubahan ka ng company na ipromote yung product nila, dun ka na magsisimulang mag-earn ng money. Pero parang, kung sa akin kasi, hindi naman ako, tamad kasi ako. Ayokong mag-convince ng tao or mag-alok ng kung ano-ano. Kasi ayaw naman, nasasaktan kasi ako kapag parang nare-reject ako. Kasi hindi ko siya na-convince. Yun. Kaya, ang ginawa ko, tinry kong maging vlogger. Sabi rin ng ninang ko. Hi ninang Mabe. Siya yung nagsabi sa akin na, bakit di mo subukan maging vlogger? Wala namang mawawala kung susubukan mo, diba? Naisip ko din yun na, bakit hindi, diba? Meron naman akong, may cellphone ako. Meron din akong camera. Pero, eto. Pero feeling ko, mas ginagamit ko pa din yung cellphone ko kasi mas madali siyang gamitin, lagi mo siyang hawak, lagi kang updated sa kahit saan, sa mga views, sa mga subscribers, sa mga bagong videos, kung ano yung trending ngayon. Kaya parang feeling ko mas komportable akong gamit yung cellphone ko. Okay din naman siya. Mas maganda nga lang siguro ang quality ng video kapag DSLR yung gamit mo. Pero, based from my own experience, okay din naman na gamitin ang cellphone. Okay, nawawala na tayo. Masyado na akong ang dami ko na sinabi.
yung talagang ipinanood niya dito is, kaya ako itong ginawa itong video na to is para malaman ng mga bagong YouTubers na mga gustong aspiring vloggers katulad ko. 'Di ba sa una ang hirap makakuha ng likes, ng views, ng subscribers. Sobrang hirap kahit sabihin mo pang ipasa mo 'yan, i-post mo sa Facebook mo, Facebook account mo. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, "Uy, share mo naman, uy, i-like mo naman, uy, i-subscribe mo naman." Pero parang mas mahirap humingi ng pabor sa mga kakilala kasi parang feeling nila hindi nila parang wala lang, hindi ganun kaseryoso katulad ng sa inaasahan natin. Na uy, para isang ano, malaking bagay na 'yon, 'di ba? Isang like, malaking bagay, isang subscribe, malaking bagay na 'yon. Oo, pinopost ko sa Facebook ko, pero naisip ko kasi na mas maganda na kapag babago ka pa lang na nagsisimula as a vlogger is pag-iisipan mo talaga kung ano yung magiging content ng vlog mo or ng channel mo. Yun. At maging careful at maging mapili sa choice of word na ilalagay mo at ipuput in mo sa loob ng videos mo. Kasi bakit? Madaming mga taong makakapanood nito. At madaming merong mga perfectionist, mga batikan na sa pagbablog, or siguro wala lang magawa, i-criticize nila yon. Pero meron namang makaka-appreciate ng effort mo, ng ginawa mong videos. Ngayon, kailangan yung iyong magiging title na makikita ng tao sa pagbabrowse nila sa YouTube ay dapat maging ka-attractive. Or, isang tingin pa lang, uy, hindi pa niya nakikita yung loob. Parang, paano kaya nangyari yun? Yung gano'n, yung makakatch ka agad yung attention ng isang viewer. Yun, isa na yun sa point na makakakuha ka ng madaming likes at subscriber. First, yung content, kung anong ilalaman mo sa pag-isipan, kung anong ilalaman mo sa videos mo para sa channel mo or sa vlog mo. Next, title. Pag-iisipang mabuti, di ba? Yon. Pag-isipang mabuti kung anong magiging, huwag yung halimbawa, dati kasi ako, unang nilagay ko sa video ko is yung mga aso ko. May dalawa kasi akong aso. Isang chow chow at isang Yorkshire Terrier. Ngayon, ang tinatitle ko lang sa kanila is Bella Chow Chow, Yorkshire Terrier, Mara, ganun, parang tanga lang, di ba? Ngayon, parang sa kakapanood ko ng mga videos, nakakakuha ako ng mga infos na magaganda. So, parang nai-apply ko sa kanya, naiisip ko na, uy, may point pala yung video na napanood ko. Kasi biglang nag-iba yung rate ng likes at ng subscriber at ng watcher ko simula nung ginawa at pinalaw ko yung video na napanood ko. Content, title, yung pag-i-edit ng video. Sobrang hirap. Promise. Ang edit ng video. Alam niyo kung bakit? Marunong naman ako mag-edit ng ano eh, ng photos, ng simpleng video. Kaso, syempre, iba na yung usapan kapag YouTube, di ba? Ang gaganda nung sa iba, ang gaganda ng mga effects, ang ganda ng mga sound effects, yung mga ano nila, transition, ganyan. Hindi ko pa nga naiintindihan dati, nung una, yung kung ano yung transition na yon. Malay ko ba dun? Hindi ko naman ginagawa yun. Basta lang ako makaganon ganyan. Yan. Sobrang hirap niya para sa isang beginner na tulad ko. Parang, nung una ko siyang inattempt na gawin, mag-edit ng video, is, wala pang isang, nakatatlong oras na ako
ang nagawa ko lang is na-drag, nailagay ko lang yung video na ilalagay ko, na i-edit ko. Pero nung gagawin ko ng lalagyan ko na ng transition, lalagyan ko na ng effects, ng mga stickers, nakakasakit sa ulo, promise. Kaya ang ginawa ko, ayoko na, sabi ko nung una, tama na, ayoko na, ayoko, parang gusto kong mag-vlog, pero ang hirap talaga. Ang hirap talaga mag-edit. Di yun. Kailangan maganda talaga yung edit mo, yung edit ng video mo. Pag-i-hit, kailangan effort kung effort. Kasi kapag nasanay ka na, sobrang dali na niya. Parang, syempre, sanay ka na sa routine mo kung ano yung mga gagawin mo, ano yung mga effects na ilalagay mo. Madali na siya pag nasanay ka na. Sa una lang talaga mahirap kasi kailangan mo maintindihan yung mga terms doon na hindi naman familiar sa mga hindi vlogger, 'di ba? Or mga hindi nag-e-edit ng video. 'Yon. Kung ano yung content ng ilalagay mo sa video channel mo, tapos yung title, pag-isipang mabuti, kailangan yung madaling makakatch ng attention ng isang viewers. Tapos, yung pag-edit sa video mo, importante din yun. Pati yung boses at yung sound, kailangan maganda. Masasabi ko, ako ngayon, parang hindi ko pa yun na-master. Pero soon, promise, gagawin ko talagang perfect na perfect yung video ko. Pero as of now, sinishare ko tong experiences ko para sa mga baguhang katulad ko. Kasi ako, gustong-gusto ko talaga maging, gusto, parang feeling ko, gusto ko tong ginagawa ko. Kaya gusto ko rin maging perfect. At alam ko rin naman na gusto nyo rin na makagawa ng magandang videos para sa vlog nyo or para sa viewers. Now, tatlo na tayo, diba? Ngayon, kunyari, na-edit mo na siya. Okay na. Meron kasing nauuso ngayon na sa YouTube na para kung wala kang mahingang ng tulong or hindi ka masyadong sociable sa mga tao katulad ko, pwede mong gawin, may nakikita kasi akong mga vloggers na nagpo-post sila ng katulad ng ganito, tapos titingnan ko yung comment sa baba. Ang daming nagko-comment, sasabihin, uy, pa-sub naman, uy, sub to sub naman tayo. Uy, pa-subscribe naman ako, uy, pa-follow naman, uy, pa-like naman ako, uy, pa-view naman ako ng videos ko, ganyan. Wait lang. Tandaan, kapag gusto mong maging YouTubers or vloggers sa YouTube, ito ang pinaka dapat tandaan mo. Huwag na huwag kang magko-comment sa isang video sa YouTube na ang ilalagay mo is pa-subscribe, pa-like, pa-view, or go to my channel, ganyan, na parang ine-endorse mo through commenting yung channel mo. Bawal yon. Kasi, dapat na gawin mo para advertise yung video mo is through social media like Facebook, Instagram, hindi ko alam kung saan pa yung iba. Yun lang alam ko. Hindi ako masyadong techie. Ayun. Ipo-post mo sa Facebook mo, doon sa mga kakilala mo na sabihin mo na ganyan, pa-like naman, pa-subscribe, ganon. Hindi pwedeng i-comment mo, uy, sub to sub, ang dami, sobrang daming bagong aspiring na vloggers na ganon ang ginagawa. At aaminin ko, isa na talaga ako doon. Nung una, buti na lang, grabe, ito yung experience ko. Di parang 3 days, 4 days before ako nag-start, kasi parang almost 1 week pa lang ako nag-start. Nakita ko yun.
kasi nanonood nga ako how to be a vlogger, kumukuha ako ng mga tips kung paano, kung ano mga dapat gawin at mga ground para ma-monetize yung video mo. Ngayon, nakita ko yung comments sa baba. Ang dami nila. So, gumaya ako. Uy, pasab naman. Uy, pa ano naman. Tapos, biglang may nakita ako. Siguro, after 3 days na nun. Tsaka nito, tsaka kahapon. Ngayon. Nakita ako. Bawal yung mag-comment ng ganong word. Or ng ganong content dun sa word mo. Hindi siya allow. Parang magiging ground yon para hindi ka maging isang or hindi ka ma-approve sa Google AdSense. Kaya pinapayo ko lang na be careful kapag gusto nyong mag-comment sa mga other vloggers ng mga words na gusto mong ipa-subscribe yung channel mo. Meron mga ginagamit. Katulad ko, ang ginagamit ko, papalo naman ang pet ko, ganon. Ibig sabihin, subscribe mo naman yung kampana ko or yung channel ko. Yun yung ibig sabihin. Papalo naman ang pet, papalo naman ang kampana, uy, patapik naman, hug to hug tayo, payakap naman, uy, bisita ka sa bahay ko, mag-iwan ka ng bakas mo, yun, yung mga ganon. Gumamit ka ng ganong words, kaya dun sa restriction ng YouTube, yung ganong way. Pero mag-ingat pa rin. Ako ang ginagawa ko kasi hindi ako nagko-comment or nagre-reply sa mga may comment na sub-to-sub na word. Dun ako sa mga pahag-tuhag, sa payakap naman, uy, tinapik na kita, uy, sinuntok na kita, ganon. Para hindi masyadong halata, diba? Pero, be careful din kasi may mga taong sasabihin nila, tapos na siya, done na siya, uy, natapik na kita, nasuntok na kita, napalo na kita. Pero, hindi naman tunay. Pinalo mo nga siya, sinubscribe mo siya, pero hindi kanya totoong sinubscribe. Meron talagang mga ganong tao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. At nakakapagtaka lang. Gusto nilang makaangat, ayaw naman nilang tumulong sa iba. Bakit ganon, di ba? Well, may iba't iba talaga ang tao. Hindi natin sila masisisi. Si God na lang talaga, bahala sa kanila. No hurt feelings na lang, ganun. Okay. Yun na yung pinaka-advice ko sa mga baguhang katulad ko na vloggers, aspiring vloggers, or ang feeling ko nga, nag-i-imagine na vloggers ako, or parang tanga lang. Ewan ko, pero sana, gabayan ako ni God, tayong lahat ng mga beginners para maging vlogger, lalo na sa OFW na malayo sa buhay, malayo sa Pinas, sobrang hirap ng buhay doon, nakaka-homesick gaya ko dati. Wala akong ginawa kundi mag-YouTube. Ang laking tulong ng YouTube sa akin para hindi ako ma-homesick. Kaya malaking bagay din talaga ang gumawa ng mga videos na magaganda at nakakatulong din sa iba, at yung mga nakakatawa, nakaka-entertain, yan. O, sige mga guys, i-review natin nga kung ano yung mga kailangan natin para maging vlogger. Una, yung content, pagplanuhan, isipin mabuti, ano bang ilalagay ko. Sabi nila, mamaya na, ayoko muna mag-side comments. Kulit ko, no? Yun, content, anong ilalagay mo sa video channel mo, yung title, ano yung magiging title mo, at kailangan magkahikahikayat sa mga viewers at eye-catching, madaling maka-attract ng viewers. Isa yun para makahata ka ng madaming subscriber at likes sa video mo at views. I take note, wait lang,
hindi pala kasama sa likes ang monetizing. Ang kinakount lang nila is yung hours, kung yung hours ng viewers at yung numbers ng subscriber. Hindi pa lang ako sure kung ang pagkakaalam ko is 4,000 hours ang kailangan tsaka 1,000 subscriber. Kung hindi ako nagkakamali ah, please inform me kung, paki-comment na lang kung mali ako. Ang kailangan para i-approve ka ng Google AdSense. Pero iyaano pa rin nila yan. Hindi sila basta-basta nag-a-approve. Parang i-under review pa yon bago ka maano, kahit ma-reach mo yung 4,000 hours kaka yung 1,000 subscribers. Okay, ngayon, content, title, editing ng video, di ba? Tapos, yung kung paano mo ipopromote yung video mo. Pwede namang commenting, ingat na nga lang sa words. Okay? Sana natulungan ko yung mga aspiring vloggers na katulad ko na ma-inform about sa pagiging vloggers. At sana lahat tayo maging successful as a vloggers at makagawa tayo ng mga videos na makakatulong sa iba na ma-entertain sila.